mayapayabang kaya kayo? Mayapayabang po! Musmus man ang kaisipan at may murang edad, ay naisipan ng elementary students sa mga pampublikong paaralan ang mag-ambag-ambag para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Gumawa ng donation box ang mga grade 6 at 1 pupils para gamitin sa pangongolekta ng mga donasyon. Barya man ang kayang ilaan, umaasa naman ang mga estudyante na makapagbibigay na ito ng tulong sa mga biktima sa munting paraan. Pera mula sa bulsa na gagamitin sana bilang pambili ng baon sa recess ang inihulog ng mga grade 6 students sa donation box. Ayaw raw ni Jerome Cortez, 12 taong gulang, na masira ang pangarap ng mga kabataang nasa lanta ng Super Typhoon. Kaya umaasa siya na makakatulong sa mga biktima ang 20 piso mula sa kanyang ipon. Magsimula po nung nalaman namin na nasa lanta po sila ng bagyo at wala po silang makain, naisipan po namin na magbigay ng tulong kahit konti dahil alam po namin na makakatulong yon sa kanilang mga buhay. Si Joanna Tuazon ng Santo Rosario, Santa Ana, Pampanga, hindi nagdalawang isip sa pagbibigay ng donasyon. Po namin sa TV yung mga nasa lanta ng bagyo, na naawa po kasi kami na meron po mga namamatay sa gutom. Maging ang mga grade 1 students na antig sa sinabit ng mga kababayan sa Visayas. Kaya sa halip na ipambili ng candy, inilaan nila ang munting baon sa mga biktima. Nakakaawa po, basta po nakakatulong. Ayon kay Reynato Canilao, School District Supervisor ng Santa Ana, Pampanga, nagbigay na din siya ng direktiba sa mga guro na mag-ambag-ambag para makatulong. At kapag nakalap na raw nila ang mga donasyon, ipapadala nila ito sa lingap ng Central Luzon para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda Headquarters sa PAMCHAM Office sa lalong madaling panahon. Ang Santa Ana ay mayroong 12 public elementary schools na mayroong 200 guro at 8,000 mag-aaral. Nag-text brigade ako dun sa mga principals. Sila na yung gumawa ng paraan kung paano makokolekta. Then pag nakolekta na, i-remit yan dito sa district office. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.